Yan, good morning sa inyong lahat guys. Sama kita ako sa Pilipinas guys. Luzon, Mrs. Mindanao. Palagi po kayong mag-ingat sa guys at maging sa ibang bansa guys. Sa mga Pilipino, palagi po kayong mag-ingat sa ibang bansa. Ngayon guys ay April 30, 2023. Ang pag-usapan natin sa umaga ito guys ay ganito. Dahil sa matinding silos, Mrs. kinatay ng ex-police na mister. Yan. Pinaniniwala ang dahil sa matinding silos, ha? Pinaniniwala ang dahil sa matinding silos, patay ang isang ginang matapos pagtatagain ng mister nito na isang dating lispo o pulis. Sa kasagsagan ng mainitang pagtatalo sa lungsod ng Zamboanga nitong Biyernes, ang biktimang kinilalang si Nasra Jami Tikbuan, 36 anyos, ay dead on the spot sa insidente ng mapuruhan ng mga taga sa kanyang liig. Sus, pero sip. Di ba pinagtataga? Sus. Tinaga sa liig guys, tinaga sa liig ito, tinaga sa liig ng dating pulis, ha? Nang mapuruhan ng mga taga sa kanyang leg. Naharap naman sa kasong parricide ang suspek na si Saldi Jama Tikbuan, 50 anyos, isang retiradong membro ng Philippine National Police. Sa ulat, sinabi ni Police Major Silami Chang, ex-spokesperson ng Police Regional Office Pro 9, na itala ang krimen dakong alas 6:30 ng umaga sa loob ng bahay ng mag-asawa sa Sampaloc Drive, Baliwasan, Chico, Barangay, Baliwasan. Ayon sa inisyal na imbestigasyon, narinig ng mga kapitbahay na nagtatalo ang mag-asawa. Lumalabas na sa gitna ng mainitang pagtatalo, kinuha ng suspek ang bagong hasa nitong itak, saka pinagtataga ang misis na pinapuruhan, ha? Napuruhan sa liig hanggang sa duguan itong bumagsak. Nang magtantong patay ang kanyang asawa, mabilis na tumakas ang dating pulis o suspek na ngayon tinutugis na ng polisiya. Biro mo yan, oh. Yeah, wag lang kayo mag-asawa. Ha? Walang kwenta ang asawa yan. Wag lang kayo mag-asawa. Walang kwenta-kwenta yan. Oh, tinan mo. Mas maganda walang asawa. Wala kang ano, walang makialam sa buhay mo. Pati sa sweldo mo, walang makialam. Kaya maganda walang asawa. Oh, tinan mo. May asawa. Tinan mo, pinatay. Marami nang nangyari ganun, ha. Yung anak, pinatay yung nanay niya, di ba? Marami nangyari ganun, mga balita. Ito naman, tinaga sa liig ang asawa niya. Dahil sa matindi pagsisilos. Di ba? Wala lang ngayon. Wala lang say-say ngayon ang pag-aasawa. Kasi karaniwan ngayon, ang mismong pang-asawa ang papatay sa'yo. Pero pag mangligaw, grabe pag mangligaw sa'yo. Eh ganito, anuhin kita, ganito, di ba? Eh ganito, ganito, di ba? Pag mangligaw, pero sa banang huli, siya rin palang papatay sa'yo. Di ba? Pag mangligaw, ang galing-galing. Ang galing-galing manligaw. Pero pag magkasama na kayo sa isang bubong, yun pala ang papatay sa'yo. Oh, di ba? Kaya mas maganda walang asawa. Walang makialam sa iyo, pati sa sweldo mo, walang makialam. Ikaw nang bahala kung ubusin mo yan o hindi. O, sinasabi nila, paano pag tumanda ka, sino mag-alaga sa iyo, wala kang anak? Ay, sus, wala kang pakialam kung wala silang anak. O, di ba? O, ngayon, ano nangyari? Nag-asawa ka nga, para may katuwang ka sa buhay, pero mismong asawa mo ang papatay sa'yo. Tinan mo, tinaga yung liig mo. Tinaga ng itak.
Oh. Ba? Biro mo yan, no? Eh, ang lambot-lambot ng leeg natin, biro mo, itake mo yung leeg. Yan, yan mo lang pang... Yan mo lang ano yung karumal-dumal ito, guys. Karumal-dumal ito ang ginawa ng dating police, guys. Ang kanyang misis, guys, tinaga sa leeg. Nung nalaman, guys, na patay na ito, tumakas pa itong gagong dating police. Tumakas ito. Pagkatapos ang karumal-dumal na krimen. Ha? Pagkatapos ang karumal-dumal na krimen. Sarili niyang misis, pinatay niya, tumakas na ito. Yan yung mga pag-usapan natin, guys. So, guys, lagi mag-ingat. Ingat kayo palagi, guys. Yan.